Nakangiti ang lalaking ito habang ibinababa ang zipper ng kasintahan. Sinabi niya sa babae na akitin ang matabang lalaki na staff ng ski field para hindi na sila gumastos ng pera sa pagbili ng tiket. Kung makukumbinsi ay makakapasok sila ng libre. Pumayag ang kasintahan at kaagad na pumunta sa matabang lalaki. Pagdating, humingi siya ng sigarilyo para makilala ito. Sinabi niya na mag-skiing sila kasama ang dalawang babae pero nakalimutan magdala ng pera. Ang matabang lalaki ay nangangarap sa sarili na makakakita ng tatlong magandang babae at agad na pumayag. Ilang sandali, dinala ng dalaga ang dalawang lalaki at agad na nagdilim ang mukha. Nagmadaling umakyat ang tatlo sa cable car at tumakbo palayo. Kinagabihan pinahinto ng matabang lalaki ang mga ito dahil magsasara na. Sinabi nilang isusumpa ang matabang lalaki kung hindi sila papapasukin. Walang nasabi ang matabang lalaki. Pinapasok ulit sila at umupo sa cable car. Hindi nila alam na ito ang pinakatangang desisyon sa kanilang buhay. Sinabi ng matabang lalaki sa kasamahan na may tatlong tao pa sa itaas. Hintayin silang lumabas bago isara ang pinto. Naghintay sandali at nakita ang tatlong tao na bumaba. Naisip ng staff na wala ng tao sa bundok kaya pinatay na niya ang switch ng kuryente. Ang cable car ay huminto at sila ay nakabitin lang. Akala nila mayroong problema hanggang sa namatay ang bawat ilaw sa linya ng cable car. Sila ay nagulat at naalala ng babae na nagbubukas lang ang ski area tuwing Linggo. Kung nakalimutan ng empleyado na may tao pa ay may stock sila sa loob ng 7 araw. Sumisigaw ang babae para manghingi ng tulong pero walang nakakarinig dito. Itinulak ng lalaki ang handrail na nasa cable car. Sa oras na ito nagsimula ng mag-snow. Lumakas ito na naging pagkapal ng snow at naging bagyo. Biglang may ilaw sa likuran nila. Dumating ang isang snow excavator. Masaya silang sumigaw ngunit ang snow ay masyadong malakas. Hindi sila nakita at narinig ng patrolman. Nakatanggap ng tawag ang patrolman na bumalik agad at umalis ito. Hating gabi sa cable car. Lumitaw ang sugat sa mukha ng babae dahil sa lamig. Hindi na makapaghintay ang lalaking kasintahan at itinulak ang rail. Nagpas siyang tumalon na pababa upang makahanap ng tulong. Pagkabagsak ng lalaki, ang buto ng binti ay natusok sa hita. Namimilipit sa sakit ang lalaki. Sumigaw ang lalaki na manatili ang dalawa sa cable car. Naghubad ng scarf ang babae para ibigay sa kasintahan pero naitapon ito sa puno. Ang lalaki ay maaaring maubusan ng dugo at mamatay. Naisip ng kaibigan nito na maaari siyang umakyat ng poste sa cable car. Kahit na mapanganib ito ay ginawa niya ito para sa kaibigan. Nagsimula siyang umakyat at muntikan ng mahulog dahil sa yelo. Napatakip ng mukha ang lalaki. Pagtingin sa harap ay nakita niya ang lobo na nais umatake. Sa kabutihang palad, itinapon ng kasintahan sa itaas ang ski cane at natakot ito. Ang kaibigan niya ay patuloy na umakyat sa itaas. Pagtingin sa baba, dumating ang mga lobo. Isang paketeng lobo ang pumaligid sa kanya. Sumigaw ang lalaki na huwag hayaan makita ng kasintahan ang pagkamatay niya. Narinig ng babae ang sigaw ng lalaki habang ito ay kinakain ng mga lobo. Umiiyak na napasigaw ang babae sa nangyari. Ang dalawa ay paralisado. Ang lalaki ay nakatingin sa kamay niya na may hiwa dahil sa pag-akyat sa rehas. Tinanong ng dalaga kung bakit hindi niya pinigilan ang kaibigan niya. Sinisisi niya ang lalaki sa pagkamatay ng kasintahan. Sinabi din ng lalaki kung bakit hindi niya pinigilan ito. Umiyak ulit ang dalaga. Pareho silang nalungkot ngunit walang nais na umako sa pagkamatay ng lalaki. Patuloy pa rin ang pagbagsak ng snow. Dating ng umaga, ang ski area ay walang anino ni isang tao. Nagising ang dalaga na naka-freeze ang kamay sa rehas. Pilit niyang inangat ito at pinigilan ang sakit. Ang balat ng kamay ay napunit. Lalo rin lumala ang sugat sa mukha niya. Nais niyang kamutin ang sugat sa mukha pero pinigilan siya ng lalaki dahil lalala ito. Pinagpasyahan ng lalaki na gawin ulit ang plano noong gabi na umakyat sa cable. Pinayuhan siya ng dalaga na maghintay pa ng kaunti na baka may dumating. Tumango ang lalaki at nagpahinga. Sa mahabang panahon walang dumating sa ski area. Hindi nakatiis ang dalaga na umiyak ulit. Maingat niyang pinunasan ang luha dahil sa sugat. Ngunit hindi niya na ito maramdaman dahil sa sobrang lamig. Sa sandaling iyon, hindi na makapaghintay ang lalaki para sa tulong. Nagsimula na siyang umakyat ulit. Dumikit ang mga kamay niya sa cable car. Ang lobo ay dumating muli. Naghihintay na mahulog ang lalaki para maging kanilang pagkain. Nakarating ang lalaki sa ikalawang cable car. Ang mga kamay nito ay puno ng sugat at dugo. Tinawag niya ang babae na itapon ang ski stick para sa pagbaba niya ay mayroon siyang protective suit. Lumipat ang dalaga para kunin ang ski stick pero ang mga tornilyo ng cable car ay lumuwag. Nakuha niya ang ski stick at tinapon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lalaki na gawin ang plano. Sa babae naghihintay pa rin ang gutom na lobo.
Binilisan niya ang pagtawid at hindi pinansin ang mga sugat sa kamay. Pagkatapos sinundan niya ang hagdan pababa, kinuha niya ang ski stick at agad siyang inatake ng lobo. Napasigaw ang babae. Sinaksak ng lalaki ang lobo gamit ang ski stick. Takot na tumakas ang lobo. Agad na umupo ang lalaki sa snowboard at umalis. Napatingin ang dalaga sa dalawang lobo na naghahabol ngunit walang magawa kundi manalangin sa kaligtasan ng kaibigan at mailigtas siya. Isang gabi na naman ang dumating. Ang babae ay ligtas hanggang sa dumating ang madaling araw. Ngunit ang matalik na kaibigan ay hindi pa nakabalik. Nakaramdam siya ng pagkalito at tumingin sa baba. Ang katawan ng kanyang kasintahan ay natakpan ng niyebe. Ang dalaga ay dahan-dahan na sumabit upang makalapit ng kaunti sa lupa at tatalon pababa. Sa oras na ito, ang tornilyo ng cable car ay natanggal. Sa kabutihang palad, huminto ang pagbagsak ng cable car nang medyo malapit sa lupa. Ligtas na nakatalon ang dalaga pero tuluyang bumagsak ang cable car at tumama sa binti. Gumapang ang dalaga gamit ang kanyang mga kamay. Sa wakas naklahati niya ang bundok. Nakita niya ang mga mantsa ng dugo sa niyebe. Nakita niya ang kaibigan niya na pinatay ng lobo. Agad na nakita niya ang lobo na nakatitig sa kanya. Natakot siya at nanginig ang buong katawan. Sa kabutihang palad hindi siya inatake ng lobo dahil nakakain na ito. Dahan-dahang gumalaw ang dalaga at gumapang. Sa wakas nakarating siya sa ibaba ng bundok, naubos ang lakas niya at naimetay. Nakita siya ng naglalakad na tao. Sa oras na ito ang dalaga ay swerteng nabuhay. Ngunit hindi sa bawat oras ay swerte. Kaya ang mga kabataan ay hindi dapat maging mahina at dapat na alagaan ang sarili.